Okay? So arbitration is one of the finest ways to resolve a conflict when parties agree for a settlement without taking the matter into court. Kaya nga, part ito ng ating program na MCLE, Alternative Dispute Resolution. Because if you'll see, we have to realize na ang Korte Suprema natin sa mga rules, ang gusto palagi ang preferences for out-of-court settlement. Diba? Remember, kahit na criminal cases, especially those cognizable by the first level court, bago mag-pre-trial, alam natin ito, pupunta ka muna sa PMC, mag-mediation kayo, baka sakaling magkasundo. Now, pag hindi nagkasundo, nag-report si mediator na there's failure of mediation, ano ang gagawin? Si judge is mandated by the rules to conduct a judicial dispute resolution. So mag-JDR siya. So exhausting all means so that we would not go to full-blown litigation. Diba? So this technique involves one or more arbitrators to review the dispute and make a final decision. Now, we have a law, the Arbitration Act of 2004, which defines arbitration as a voluntary mode of dispute resolution process in which one or more arbitrators appointed in accordance with the agreement of the parties or rules promulgated pursuant to the law, resolve a dispute and renders an award. Now, alalahanin nung lagi natin ang sinasabi nitong si Abraham Lincoln, na isa ring abogado. No? Discourage litigation. Persuade your neighbor to compromise whenever you can. As a peacemaker, the lawyer has superior opportunity of being a good man. At magkaiba ba yun? There will still be enough business. So kahit daw hindi tayo magpunta sa litigation, kikita pa rin tayo. Di ba? Kasi yung iba, pagka natapos na yung trial, eh wala ng appearance, eh di wala ng bayad. Kaya ayaw nila ng arbitration. But if we are to follow these wordings of Abraham Lincoln, abay, there will be enough business even if there is arbitration. So arbitration is a legal technique for the resolution of disputes outside the court, wherein the parties to a dispute refer it to one or more persons, usually known as arbitrators or arbitral tribunal, by whose decision, which we call arbitral award, they agree to be bound. Okay? Kaya nga ito yung kina-question ng China. Hindi naman kami nag-participate. Why should we be bound by the arbitral ruling? The problem is, ang China ho kasi hindi nag-participate. Pero binigyan siya ng opportunity to participate. And remember, both the Philippines and China are members of the UNCLOS, the United Nations Convention on the Laws of the Sea, which recognizes the exclusive economic zone up to 200 nautical miles. At ang sabi ng arbitral panel, walang overlapping, kaya hindi po pwede yung ini-insist ng China na joint exploration. Ngawan tanong, pwede bang makiraan ang mga barko ng ibang bansa? Pwede. Kasi may free passage sa exclusive economic zone. Pero hindi sila pwedeng magtayo ng structure. At hindi sila pwedeng mag-exploit ng resources kasi exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi nag-overlap ang EEC ng China sa EEC ng Pilipinas. So kaya may exclusive right tayo. As to the passage, they can just pass by. Ang problema, they cannot park except, kaya ang sinasabi ng China, di ba, may bad weather. Kasi justifiable yon under UNCLOS, kapag ka may bad weather condition, pwede ka munang mag-park dyan to avoid that inclement weather condition. Pero ang problema, sabi nga ni Secretary Lorenzana, ay hindi naman tayo loko-loko na wala namang bad weather, ba't kayo nakapark dyan? Well, obvious naman ang intensyon ng China, wag na nating i-decipher pa. No? So sabi niya, hindi siya nag-participate sa arbitration. The problem is, as member of the UNCLOS treaty yan, meron na tayong international law principle, di ba? Yung pacta sunt servanda. Promises must be fulfilled. Pumasok ka sa kasunduan na yan, kipabor sa'yo ka hindi, dapat sumunod ka sa kasunduan. Okay? Yan ang problema natin. Eh. Anyway, so it is more helpful, however, simply to classify arbitration as a form of binding dispute resolution equivalent to court litigation. Now, there are types of arbitration. Number one, yung institutional. At isa sa pinaka magandang example nito, yung PDRCI, a private arbitration institution, yung Philippine Dispute Resolution Center. Okay? And another type is ad hoc arbitration, which is found in the labor code.
in Article 273 up to 277. So, ang tanong natin, ano ba ang advantages ng institutional sa ad hoc arbitration? Ang advantages, so, arbitral centers have comprehensive rules of procedure. Kasi institutional yan, so yung institution may mga rules na siya. Whereas in ad hoc arbitration, the party somehow lumalala ang gusot pag-draft pa lang nung kanilang procedure of arbitration. Diba? And then, arbitral centers have panels of trained, experienced, and competent arbitrators. Kasi may mga training ho ito eh. In fact, para maging arbitrator ka ng PDRCI, may course kang dadaanan at medyo mahal-mahal ho yata ang bayad dyan. Ilang mga 3 linggong training yan at may bayad. And then, arbitral centers can provide parties with competent secretariat, physical facilities like hearing rooms, conference rooms, and office equipment. Sa ad hoc arbitration, problema pa natin ito eh, di ba? So itong mga resources na ito. Kaya lang, syempre, mas mahal pag institutional arbitration. Okay? Kaysa dun sa ad hoc. Now, ano naman ang advantage ng arbitration over court litigation? Number one, the parties can choose the arbitrators whether local or foreign. Pero syempre, mahal pag foreign arbitrators. Now, proceedings are private and confidential. Unlike in court proceedings, na public, no? Although, syempre, may confidentiality rin. Now, compared to court litigation, arbitration is speedier. Basically, because we are not governed by the rules of court. Diba? At cost-efficient. This is not to say, however, na mas mura ang arbitration. Kasi depende kung ano yung amount na involved. Now, another advantage is that parties can choose the place of arbitration and the place where arbitration proceedings will be conducted. Whereas in court litigation, we are bound by the rules of jurisdiction and venue. Diba? Kasi hindi porke may jurisdiction, it would be the proper venue. Kasi minsan, right jurisdiction, pero wrong venue. So, madi-dismiss pa rin. And of course, in international commercial arbitrations, parties can be represented by lawyers, both local and foreign. But in court litigation, definitely to our advantage, local lawyers lang. A foreign arbitral award can be enforced anywhere, provided the country has acceded to the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Question is, are we a member of that convention? The answer is yes. On June 10, 1958, nag-sign tayo, and on July 6, 1967, the Philippines became a member of that New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. So, an arbitral award in the Philippines can be enforced anywhere in the world provided the country where the enforcement could be effected is a signatory or a member of that convention. Okay? Now, eto na, arbitrator, judge. So, ito ho yung mga distinctions. Ano? The arbitrator must be an expert in his field. Well, it does not mean to say that the judge is not an expert. For RTC judges, at least 10 years. For MPC, pwedeng 5 years, di ba? Pero sabi ng estudyante ko kagabi, sa legal ethics, sir, meron pang additional qualification niya para maging judge ka. Ako, ano? Advanced educational degree daw. Ako, ano yun? JD? JD na tayo? LLM? Ha? Or Doctor of Laws? Sir, hindi. MBA. Ako, MBA, Master in Business Administration? Sir, hindi. May backer ako. Ah, okay. So, grabe ka naman. Yung estudyante talaga kung ano-ano pinag-iisip. Eh. And then, of course, he is appointed by the president at yung arbitrator appointed by the parties. Yung term of office niya, per case, pag natapos na yung kaso, tapos na rin siya. But the judge can serve from the time he's appointed during good behavior. But ang dami pa nila dyan. Until they reach the age of 70. Mandatory retirement. Ano po? Okay. And then, ang bayad, eh, fixed by law. Per case naman si arbitrator. So we follow the rules of court or sa procedure naman sa arbitration, either ad hoc or institutional. And then, we can file an appeal to higher tribunals. Pero ito kasing arbitration, final and executory. Now, under Department Order Number, Circular Number 98, nag-create ang DOJ ng Office of Alternative Dispute Resolution para ho i-promote yung arbitration under Republic Act 9285. Now, the Supreme Court has followed suit
by issuing Administrative Matter Number 7-1108 noong September 2009, which says that all proceedings under the special ADR rules are considered special proceedings. Now, on the part of the President, si Pinoy nagdeklara na ang December 19 every year is National Alternative Dispute Resolution Day. So, ADR Day. Now, ad hoc arbitration in the Labor Code is provided under Article 273 up to 277. Okay? So, ano ba ang Article 273? Ito po yung grievance machinery and voluntary arbitration. So, ang tanong ng mga kumukuha ng labor law, eh, nasaan ba ang grievance machinery? You can find that in your collective bargaining agreement. Okay? So, the parties to a CBA, the employer and the union, shall establish a machinery for the adjustment and resolution of grievances. Grievances arising from two things. Number one, enforcement or implementation of the CBA, collective bargaining agreement, and arising from the interpretation or enforcement of company personnel policy. So yun ho ang dalawang pinagkukuhanan natin ng grievances under the labor code. Now, what is a grievance? Yan ang sabi, bigay daw 4,000 pero mali pala ang binig. 4,000 ang binigay. Mahira naman. At ang nag-distribute daw DSWD. Pero baka may abogado dito ng DSWD. Ha? Correct me if I'm wrong. Nagbago na daw ang definition ng DSWD. Sabi ni Sulyante ko, sir, bago na. Anong bago? Sir, Department of Selection and Wrongful Distribution. Hala. Kung grabe naman kayo, nagtatrabaho naman yung mga tao. So, grievance refers to any question, either by the employer or the union, regarding the interpretation or implementation of any provision of the CBA. So, pag hindi nagkasundo doon sa provision ng CBA, grievance yan. Diba? Kasi magkaiba ang gusto ng employer, gusto niya income eh. Ayaw niya ng expenses. Natural, yung union, gusto niya mapabuti naman yung kalagayan ng mga miyembro niya. So magkaiba yan, kaya conflicting eh. So that can be a source of grievance. Sabi ng employer, no ID, no entry. Ay nakalimutan lang. Ha? Interpretation and enforcement of company personnel policy yan. So source of grievance yan. O sige, papasukin kita pero half day mo, bawas. Eh pwede ba naman yun, wala lang akong ID, half day na kaagad ng deduction sa salary. Diba? So that can be a source of grievance. Now, all grievances must be settled within 7 calendar days. By the way, kung walang grievance machinery, gagawa sila ng grievance committee. Eh? According to the Supreme Court, affirming that provision of the Labor Code, if unresolved within 7 days, dapat dalin ito sa voluntary arbitration. Okay? Kaya meron tayong labor arbitration. So pag walang grievance machinery, as I said, magkakaroon ng grievance committee. At yung grievance committee ay bubuuin ng representatives ng employer at ng union. At least two from each side. Pwede mas marami pero hindi po pwedeng kailangan even. Kasi hindi papayag yung union na tatlo sila tapos apat kay management. Hindi pwede yun. So kaya kailangan equal. Now if unresolved, yan ang sabi ng korte, pupunta tayo sa voluntary arbitration. Now, what is voluntary arbitration? According to the procedure of the NCMB, it refers to the mode of settling labor management disputes by which the parties select a competent, trained, impartial third person who shall decide on the merits of the case and whose decision is final and executory. Now, there is another kind of arbitration we call compulsory arbitration. Sa compulsory arbitration, it is provided by law. So, sino ang mga compulsory arbitrators natin? Eh, syempre, yung labor arbiter, yung NLRC, yung Bureau of Labor Relations pagdating dun sa registration of unions and other issues. Yung regional director, yan po ay mga compulsory arbitrators. Isama pa natin ang Secretary of Labor. Diba? So these are compulsory arbitrators. So sila ang jurisdiction is provided by law. Whereas arbitrators in general
are expected to decide only those questions expressly delineated by the submission of the parties. Pero pag siya ay compulsory arbitrator, not the submission of the parties, but rather provided by law. Diba? Now, what about a voluntary arbitrator? As defined by the Labor Code, Article 212N. E ngayon yan ay 219. Eh? Kasi na-renumber yung Labor Code, it is now 219N. Means any person accredited by the board. Kasi ang NCMB ay nag-a-accredit ng mga voluntary arbitrators. Okay? Now, if not accredited by the board, pwede bang maging voluntary arbitrator? Yes, if he is named by the parties in the CBA. So kahit hindi siya accredited, eh siya ang gusto maging arbitrator, eh wala tayong magagawa. Kasi yun ang gusto ng parties to a CBA. Now, voluntary arbitrator is not part of the governmental unit of the Labor Department's personnel. In other words, hindi siya empleyado ng Department of Labor. So wala siya sa payroll ng Department of Labor. But just the same, he renders arbitration services provided for under labor laws. Basically, under the labor code. So ano ang jurisdiction ng voluntary arbitrators or panel of voluntary arbitrators? All unresolved grievances. Dahil nga, pag hindi na-resolve within 7 days, anumang grievances arising from the CBA, arising from the company personnel policy, diretso tayo after 7 days sa voluntary arbitration. Ha? Ayan. Now, accordingly, lahat po ng paglabag sa CBA, except those which are gross violation, are falling within the jurisdiction of the voluntary arbitrators. So ano ba ang paglabag na gross violation? Gross violation of the CBA is considered unfair labor practice. So pag unfair labor practice siya, we go to Article 224. This is exclusive original jurisdiction of the labor arbiter. So kaya kailangan ma-distinguish natin what kind of violation of the CBA shall constitute unfair labor practice. Kasi ordinary violations not constituting ULP, walang jurisdiction sa labor arbiter. Ang may jurisdiction ang voluntary arbitrators. So under the law, for the purpose of this article, sabi ng Article 274, gross violation of the CBA shall mean flagrant and or malicious refusal to comply with the economic provisions of the CBA. Very basic, ano? Merong salary increase do sa CBA on the first year, staggered increase. First year, second year, third year, may increase. I mean, haka fourth year na wala pang ini-implement ang employer. That might be gross violation of the CBA. So hindi na tayo kay voluntary arbitrator, we file it with the labor arbiter because we allege that it is now unfair labor practice. Because that could be a flagrant or malicious refusal of the CBA to comply with the economic provisions. Diba? Kung yung mga nagbabasketball dyan at mahilig sa basketball, pagka na flagrant foul ka, thrown out ka, diba? Ayan yan. Okay, at nakakaingit ang mga Amerikano na nanonood na ng basketball. Tayo, naka-quarantine pa rin. Okay. Anyway, under the last paragraph of Article 274, pinagbabawalan ng NLRC ang regional director ng Department of Labor na mag-entertain ng anumang issue na dapat i-entertain lamang at nasa jurisdiction ng voluntary arbitrators. Okay? So that was the ruling of Santoyo versus Remerco Garments. Na si arbiter, huwag kang makikialam arbiter kung hindi yan ULP. So kailan papasok si arbiter sa isang issue ng violation of the CBA? If there is allegation and there is evidence of gross violation of the CBA, particularly economic provision. Bakit economic provision? Kasi po kapag ka na-violate yung political aspect ng CBA, automatic yun, ULP yun. Kasi yun ang definition natin ng ULP, di ba? Any act of the employer or the union that interferes with the right of the employee to self-organization. Kasama na dyan yung union busting. Okay? Ngayon, ang problema kung ito ay economic provision. Ordinary violations of economic provisions of the CBA do not constitute unfair labor practice. So we have to allege and present proof that the violation of the economic provision is one that is gross. Flagrant and malicious refusal. So para mapunta ang jurisdiction kay labor arbiter because it is now constituting unfair labor practice.
Now, under Republic Act 6971, yung productivity incentive allowance, yung profit sharing, nasa jurisdiction din ito ng voluntary arbitrators. At idagdag pa natin yung issue ng wage distortion. What is wage distortion? It is defined under Article 124 of the Labor Code. That wage distortion is a situation where there is an increase in the minimum wage that results in the elimination or severe contraction of intentional wage distinctions. Intentional, ha? Kasi, let's say for example, yung minimum wage earner ngayon po ay 537 ang minimum wage natin, if I remember correctly, sa National Capital Region. Pagka nagkaroon niya ng wage order increase coming from the Regional Wage Board, ang mag-i-increase lang yung sweldo ng minimum wage earner. Hindi across the board. So minsan, let's say 537, yung kasunod niya 550. So 13 pesos ang diferensya. Ano? Ay nagkaroon ng wage order increasing the minimum wage by 15 pesos. Ay di mas mataas na ngayon yung minimum wage kaysa doon sa next level ng employee. So nagkaroon ka ng wage distortion kasi na-eliminate yung distinction. So what do you do? Kung organize ang establishment, you go to grievance machinery and then voluntary arbitration. Pero kung unorganized under Article 124, yung employer at yung employee settle nila. Pag they cannot settle it, they can ask the assistance of the NCMB, National Conciliation Mediation Board. Ang problema ho, ang NCMB ay hindi award-giving body. Mabuti pa ang MMDA, nagbibigay ng Best Actor Award. Pero ang NCMB, hindi kayo bibigyan ng award. Kasi conciliation mediation lang yan eh. So sabi ng Article 124, pag hindi na settle with the assistance of the NCMB within 10 days, you submit that to the NLRC for compulsory arbitration. So that's how you settle the issue of wage distortion in unorganized. But if it is organized, wala tayong problema. Kasi may grievance machinery ka and then voluntary arbitration thereafter. Okay? So ngayon, meron tayong jurisdiction over other labor disputes. Ay sa mga estudyante ko, paboritong tanong yan sa bar. Pwede ba na isubmit sa voluntary arbitration ang issue, for example, ng illegal dismissal? Ang sagot, pwede provided there is an express agreement under the rules, no? And sabi ng Korte Suprema, it must be stated in an equivocal language in your CBA. Meaning, expressly stated na yung illegal dismissal is submitted first to the voluntary arbitration. Kasi kung walang ganong provision, ha, in the absence of such provision in the CBA, hindi natin pwedeng isubmit yung illegal dismissal sa voluntary arbitration. Why? It is exclusive original jurisdiction of the labor arbiter under Article 224 of the Labor Code. So hindi natin pwedeng ipuwersa yon sa voluntary arbitration kasi walang provision sa ating CBA. That is the reason why we have to say what we mean what we say. But do not say it mean. Okay? Do not be mean when you say it. Yan ang sabi. Okay? And under Article 276, we have a procedure. So pag hindi na resolba within 7 calendar days, we go to voluntary arbitration. E gaano katagal ba ang arbitration? 20 calendar days. But the parties may agree for a longer period. Minsan si arbitrator ang nagpapa-extend eh. Pero pag alam nyo na, pagka nagpa-extend si arbitrator, medyo mahal-mahal na mabayaran natin. Kasi may extension eh. Diba? Okay. Now, that decision of the voluntary arbitrator shall become final and executory after 10 calendar days. Under the rules, hindi ka pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. That was Department Order 40-03. So yung decision ni voluntary arbitrator is not subject to MR. So anong gagawin natin? Kung di ka makapag-MR, mag-appeal ka na lang. You go to the Court of Appeals using Rule 43. Okay? Rule 43. Eh, ang problema natin, sa Rule 43 under Section 4, ang period to file an appeal is 15 calendar days.
By the way, we need not mention 15 calendar days kasi doon sa amendments sa rules natin on civil procedure, rules 1 to 35, ang sabi doon ng Korte Suprema, lahat ng mga periods dito calendar days yan. Ha? Para wala na tayong confusion. So pag sinabi natin 15 days, calendar days yan. But of course, subject to the rule na if the 15th or the last day falls on a Saturday, Sunday or holiday, obvious na yung kasunod na working day yun ang ating last day. Ano? So, ang tanong natin dito, ano susundin namin? Sabi ng labor code, a substantive law, final and executory within 10 days. Hindi kami pwede mag-MR. Eh sabi ng rule 43, pwede kami mag-appeal 15 days. Niresolba na ho yan ng Korte Suprema. In-invalidate yung prohibition on filing of motion for reconsideration. Ang sabi ng Korte Suprema in this case of Guagua National College versus Court of Appeals, August 28. The 10-day period stated in Article 276 should be understood as the period within which the party adversely affected by the ruling of the voluntary arbitrators or panel of voluntary arbitrators may file a motion for reconsideration. Teka muna, ang sabi ng rules, hindi kami pwedeng mag-file ng MR. Ay, hindi pwede yun. Kasi desisyon na ito ng Korte Suprema eh. Eh? Now, only after the resolution of the motion for reconsideration may the aggrieved party appeal to the Court of Appeals by filing the petition for review under Rule 43 of the Rules of Court within 15 days from notice pursuant to Section 4 of Rule 43. So, maliwanag na ngayon ang issue. Why? Kasi sabi ng rules, walang MR. Eh, ano bang mamamayan eh? Yung rule ng Department Order 40-03 or decision of the court? So, we have to follow the decision of the Supreme Court. That from a decision of the voluntary arbitrator, you file a motion for reconsideration within 10 days. Pag na-dismiss yung MR or whatever happens to your MR, you want to assail it, then that's the time you file your appeal to the Court of Appeals using Rule 43. Yan po yung bagong ruling dyan, bago because it is 2018. No? Clarifying it. Kasi nga naman, absurd yung situation. Final and executory ka within 10 days and then binibigyan ka ng 15 days to file an appeal. Kasi ang gagamitin mo, Rule 43. So in ancient times, ang ginagamit natin dyan, substantive over procedural. Kasi matitechnical ka dun eh. Dahil final and executory yan. Hmm. Kaya, eto na ho ngayon, ang summary niyan. No? So a grievance may come from the laborer, from the management. Anong gagawin natin? We go to the grievance machinery and the grievance machinery must resolve all grievances within 7 calendar days. If they remain unresolved, you go to voluntary arbitration. The voluntary arbitrators are given 20 calendar days unless the parties agree to extension. Pag wala, 20 days. Now, final and executory within 10 calendar days. So wala na po yung Department Order 40-03 provision na bawal kang mag-MR as expressly provided by the decision of the court, Guagua National College versus Court of Appeals, file ka ng MR within 10 days. Hindi mo nagustuhan na nangyari sa MR, that's the time you go to the Court of Appeals, but this time you have 15 calendar days under Section 4, Rule 43. Okay? So, pag hindi ka nanalo sa Court of Appeals, edi siyempre may MR tayo, and then that's the time you go to the Supreme Court. At ang gagamitin natin ay Rule 45, Petition for Review on Certiorari, and you only have 15 calendar days to go to the Supreme Court. Okay? And please, ito po ay paalala, huwag gumamit ng Rule 65. Pinagbabawal ng Supreme Court yan. Ha? Do not use Rule 65. Petition for Certiorari, Special Civil Action on Certiorari. Kasi ito, may mga abogado dati na yun ang ginagamit. Bakit? 60 days yan eh. Diba? 60 days. And you only have to allege grave abuse of discretion. But according to the Supreme Court, in this case of Nippon Paints versus Court of Appeals, the decisions of a voluntary arbitrator fall within the exclusive appellate jurisdiction of the Court of Appeals. Indeed, this court took this decision into consideration
in approving the 1997 rules on civil procedure. A special civil action for certiorari under Rule 65 lies only when there is no appeal nor plain, speedy, and adequate remedy under the ordinary course of law. Eh, hindi po pwedeng gamitin ng Rule 65 kasi mayroon kang Rule 43. So, hindi papasok yung no appeal, plain, speedy remedy, adequate remedy under the ordinary course of law because under the ordinary course of law, you have Rule 43. So, avail of Rule 43. Do not avail of the Rule 65. Certiorari cannot be allowed when a party to a case fails to appeal a judgment despite the availability of that remedy. Certiorari not being a substitute for lost appeal. Okay? Pag nawala ang inyong appeal, anong gagawin? Ay punta ro kay Vicky Bello. Ibang klaseng appeal naman yun. And remember, good lawyers never lose their appeal. Yun ang pinakama-appeal ng mga tao. The remedies of certiorari, of appeal and certiorari are mutually exclusive, not alternative or successive. Pag gumamit kayo ng certiorari under Rule 65 from a decision of the voluntary arbitrator, mapapagalitan kayo ng Korte Suprema because you failed to exhaust all remedies available kasi last recourse na natin yung certiorari. Catch all provision na yan. Okay? Kaya may isang abogado ng ligaw kay Panyera, sabi niya, ikaw ba ay certiorari at ako ay appeal? Sabi niya, bakit? Kasi we are mutually exclusive. Yung mukha mo, ikaw lang. Okay. Now, dahil meron tayong Conciliation Mediation Board, tingnan natin ang NCMB. Original provision of the labor code. Yung mga nagpa-practice sa labor, alam ninyo ito, no? Na wala namang NCMB bago dumating si Cory Aquino sa Pilipinas. Sa labor code. The NCMB was only created by Cory Aquino in 1987. Magkasunod doon na department order ito. 126 at saka yung 251. Tinanggal sa BLR yung conciliation mediation function. Kasi dati natin, nung wala pa yung NCMB, yung notice of strike or lockout, doon natin isinasubmit sa BLR. Eh, at the time of Cory Aquino, napakaraming mga industries ang nagkaroon ng tawag dito, mga labor disputes. So the BLR was too busy accepting and notice of strikes, lockout, etc. So nag-create ng bagong agency at itrinansfer sa NCMB yung function na ito ng BLR. Okay? At attached agency under Department of Labor and Employment for administrative supervision. Okay? Kaya lang sa dami-dami ng kapangyarihan ng NCMB, the NCMB cannot give an award. Ay kung nga sa inyo, buti pa ang MMDA nagbibigay ng Best Actor, Best Actress Award. But the NCMB cannot give an award. Kasi obviously, it is for conciliation, mediation purposes. Marami siyang powers, no? But according to the court, in that case of San Miguel Corporation versus NLRC, the NCMB has no coercive power of injunction. Hindi siya pwede mag-issue ng TRO. Why? Yung batas na nag-create sa kanya does not empower the NCMB to give or issue an injunctive relief. Parang MMDA lang yan, di ba? MMDA, according to the court, MMDA versus Garin, does not possess police power. So kaya hindi pwede magkumpiska ng mga lisensya natin at license plate lalo na ang MMDA unless it is empowered by the one possessing police power. Diba? Abogado kasi yung involved dun sa MMDA versus Garin. So dinimanda niya yung MMDA kasi tinanggal yung plate number sa sakin niya. Anong karapatan mo para tanggalin niya? Hindi ka naman LTO. So according to the Supreme Court, the MMDA has no police power to do that. Eh syempre, wala naman libre. May bayad yan. Ha? May bayad yung voluntary arbitration. So parties to a collective bargaining agreement shall provide rin a proportionate sharing. Pero kung generous yung employer, edi siya na mag-shoulder. Pero bihira na ikita kung employer na generous para siya mag-shoulder niyan. So how do we determine the arbitrator's fee? Kasi may bayad yan eh. Number one, the nature of the case. Syempre, mas mahirap yung kaso
eh mas mahal ang bayad. Para yan dun sa ating code of professional responsibility, di ba? Hmm. Now, the time consumed in hearing the case. Merong mag-ama, yung tatay, abogado for handling a case for the past 10 years at walang nangyayari, no? Panay lang ang hearing. Nung maging abogado yung anak, nag-take over siya and he won the case in 2 years. At siyempre, proud na proud yung bata at nagyayabang sa tatay niya. Sabi niya, you see, Dad, I'm a better lawyer than you now. Sabi ng tatay, how is that? Sabi niya, you see, I was able to win a case in 2 years, a case which you have never won in 10 years. Sabi ng tatay din, I'm smarter than you. Why? Had I won that case in 2 years, would you be a lawyer by now? So professional standing, biro lang po, of the voluntary arbitrator. Ha? Sabi, matikas naman ang tayo ko, sumalang bayad mo. Hindi ho. Mas kilala yung arbitrator, syempre, mas malang bayad. And then, the capacity of the parties to pay. Ha? Baka naman walang pambayad yung mga parties, eh mawa naman tayo. And as provided by the rules of court. Ito namang sa rules of court, eh sabi nila, hindi naman mandatory, directory. Okay? At kung gusto niyo makita yung mga iba pang lectures natin sa labor, eto, pwede nyo tingnan ito. That, lahat ng diniscuss ko actually, naririyan. Wala lang ho yung mga jokes dyan. Naririyan, buong labor code ho yan, Article 1 hanggang Article 317. Kasi if you can remember, in the year 2015, the labor code was renumbered because of the implementation of Republic Act 10151, yung night workers law. Ni-repeal yung Article 130 at Article 131. Eh bakit na-repeal ito? Kasi Article 130 prohibits night work for women. At yung 131 exception. So yung mga feminist group, sabi lang, teka muna, parang unfair ito sa mga babae. Kasi yung lalaki can work at any time of the day or night without any prohibition. But women under Article 130 of the Labor Code were prohibited from working at night time. Eh papaano kung yung babae ang livelihood niya, panggabi lang talaga yung trabaho niya. Di ba? As in she's working in a call center. O pag pinagbawalan natin siya, abay, kawawa naman. So unfair ito, kaya ni-repeal ho yan. As a result, nadagdagan ang provision ng Book 3 ng Labor Code hanggang Article 161. Kasi may tinanggal, may dinagdag. So under Department Order Number 40-1-15, noong 2015, nag-order na i-renumber ang labor code kasi yun din naman ang content ng article ng Republic Act 10151. Okay? Plus, yung Book 3 ng labor code, bungled na ito eh. Nagkaroon pa ng Republic Act 10361. Ano naman ito? Yung batas kasambahay. Di ba sa domestic and household service, nasa Article 141 to 152 yan. So, nung ma-implemento yung batas kasambahay, Republic Act 10361, Section 44 of that law says that Articles 141 up to 152 of the Labor Code are now repealed. So express provision ho, ni-repeal. Kaya lang hindi ito naisama sa renumbering ng Labor Code. Kaya soon, baka ma-renumber na naman ang Labor Code natin. Kaya itong pakiusap ko sa mga estudyante ko, sa inyo, kung meron sa inyo magiging congressman o magiging senador, ha? Pwede ba paki-amend naman ang labor code para tanggalin na yung mga provision na hindi na applicable at isingit na yung mga provision na talagang ginagamit natin. Okay? Katulad doon ng isa pang batas na inotor Republic Act 11-260. Ito yung 11-360. Ito yung amendment sa Article 96 doon sa service charge authored by Senator Joel Villanueva. Kasi kung maalala ninyo, dati-rati ho, yung service charge ay 15% sa employer, 85% sa employees. So under the amendment, Article 96 is now amended, Republic Act 11-360, ha, ang nangyari, 100% na nakolect ng service charge ay pupunta sa employees. Wala na yung 15% share ng employer. Justification? Eh kasi pag malaki na collect ng service charge, ibig sabihin maganda ang negosyo. So bakit makikishare pa ang employer doon sa maliit na portion ng service charge papunta sa mga employees? So exclusive na ito para sa mga employees. Eh? That's the amendment to Article 96. So marami pa ho yan. Now, kung gusto nyo naman constitutional law, meron ho tayo. Sa Rex Bookstore din yan.
at yung away ho ng China at ng Pilipinas, pati yung ruling ng arbitral panel, naririto na yan, public international law, Rex Bookstore din po ito. At kung mahilig naman kayo sa kasaysayan, aba meron din ho tayo niyan. Struggle for freedom. Ha? May mga ikinurek lang ho tayo dito kasi ang sabi ho ng ating mga eksperto dati sa kasaysayan, si Bonifacio daw ay pinatay sa Mount Nagpatong, sabi ni Professor Agoncillo. Sabi ni Dr. Saide sa Mount Buntis. Sabi, naguluhan ako. Dito, kilinarify ko na. Si Bonifacio ay pinatay May 10, 1897 sa Mount Nanganak. Okay? Para settle na. Kasi Nagpatong, Buntis, eh, nanganak na. Dahil ako naman no, ay lisensyadong guro until now, yan naman yung mga karapatan ng mga public and private school teachers in the Philippines. Siyempre, para maging teacher, kailangan pumasa sa board exam. Ay, may reviewer ho tayo niyan sa National Bookstore. At pagka naman gusto maging permanente sa gobyerno at hindi abogado, eh kasi minsan pag hindi eligible, eh job order lang. Kailangan pumasa sa civil service exam. So may reviewer ho tayo yan, available sa National Bookstore. Ha? Pasensya na, medyo matindi lang ang pangangailangan. Joke lang. Then, gusto nyo ng filosofiya, meron tayo yan sa Rex Bookstore. Gusto nyo mag-travel around the world, pero bawal mag-travel ngayon dahil may mga restriction. Ah, pwede nyo basahin nilang itong librong ito ng World Geography sa Rex Bookstore. Makaka-travel kayo around the world. Gusto nyo naman ang Asian civilization? Meron din tayo niyan. At kung gusto nyo naman yung history of Philippine education, meron din tayo niyan. Sa Phoenix naman ho ito. Gusto nyo ang buhay at kasaysayan at pag-ibig ni Rizal? Meron din tayo niyan. Sa National Bookstore din ho ito. At nagbago ng curriculum ang high school kasi nagkaroon ng senior high school. Aba, kailangan natin kumita dyan. Ay, hindi. Makatulong pala. Makatulong dyan. So, meron tayong introduction to sociology. Okay. At yung aking roommate naman, meron din ho siya, Literatures of Asia and Africa dahil English major naman siya. And as a reminder, ito, pwede kayong mag-subscribe dito para makuha, mapakinggan ninyo pa ulit-ulit itong ating mga nilelecture. Ano? At marami yung nagpapasalamat ng mga ba-reviewees kasi nakakapakinig daw sila ng libreng lecture. Okay lang naman yan kasi duty natin ay public service. Ano po? At laging sinasabi, crime does not pay. Eh? At ang sabi ni Will Rogers, make crime pay. Become a lawyer. And as a reminder sa ating mga abogado, a good lawyer knows the law and the case he is handling. A better lawyer knows the judge. But the best lawyer, alam niyo ko ano? Knows the judge's mistress. Joke lang, oh. Do not quote me on that. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat.